Isang mapagpalayang umaga sa ating lahat, ikaw pa rin ba ay nalilito? Lalo na sa wikang Filipino. Ngunit nais namang matuto. Ihanda na ang pandinig, panulat at matay imulat sapagkat sa araw na ito ay tatalakay natin ang tinatawag nating focus ng pandiwa. Gaya ng nakikita nyo sa ating description, ang tatalakay natin sa araw na ito ay ang tinatawag nating focus ng pandiwa. Maaring ang iba sa inyo ay alam na kung ano ang pagpapakahulugan sa salitang pandiwa. Ito yung action, ito yung kilos na nangyayari, di ba? Ibig sabihin, mayroong diwa kasi nga gumagalaw. Ngunit ang iba ay hindi alam kung ano ang focus. Okay, pag-usapan natin riyan dito. Ngunit bago ang lahat, sa loob ng makabuluhang pangungusap ay mayroon tayong tinatawag na paksa, yung pinag-uusapan. Minsan tinatawag natin yung simuno. At mayroon din naman yung panaguri, di ba? Okay, ang pangalawang tanong ng bayan, ano ang focus ng pandiwa? Ito ang iba't ibang panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa. Kung gayon, nagbabago rin ang focus ng pandiwa ng pangungusap ayon sa pandiwang ginamit. Pangatlong tanong, ano nga ba ang focus? Diba? Ang focus ang tawag sa relasyon ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Naipapakita ito sa taglay na panlapi ng pandiwa. Mas mauunawaan nyo ang sinasabi nating focus kung matatalakay natin ang iba't ibang uri ng focus ng pandiwa. Para sa unang uri, nariyan ang tinatawag nating focus sa tagaganap o aktor. Ibig sabihin, yung focus is nandoon sa aktor. Siya mismo ang gumagawa ng pandiwa, yung paggalaw. Okay, para sa mas maliwanag na pagpapakahulugan, nariyan ang paksa, ang tagaganap o aktor. Ibig sabihin, siya yung gumagalaw. Siya yung nagpapakita ng kilos. Siya yung gumagawa ng pandiwa na makikita natin doon sa loob ng pangungusap. Okay, sumasagot ito sa tanong na sino? Sino yung gumagawa ng kilos? Sino yung gumagawa ng pandiwa? Para matukoy natin, tandaan, hanapin si C. Kasi siya ang palatandaan upang matukoy natin ang paksa sa pangungusap. Okay, narito ang halimbawa. Si Gina Lynn ang nagtuturo ng asignaturang Filipino sa kanilang paaralan. Tukuyin natin ang pandiwa. Nasaan ang pandiwa? Ang salitang nagtuturo. Sino ang nagtuturo? Si Gina Lynn. Ibig sabihin, si Gina Lynn ba ang paksa? Tama, dahil siya ang gumagawa ng salitang nagtuturo. Siya yung nagtuturo. Ibig sabihin, siya ang tagaganap. Siya ang aktor, kaya ang focus ay nasa kay Gina Lynn. Naintindihan? Okay, pangalawa, tumakbo ng matulin si Norling noong siya ay habulin ng aso. Ano yung pandiwa? Tumakbo. Sino yung tumakbo? Si Norling. O diba? Madali lang natin matukoy kapag focus ng tagaganap. Dahil tandaan, ang pandiwa ay ginagawa mismo ng o tagaganap. Ibig sabihin, yung paksa natin ay yung gumaganap doon sa pandiwa kung saan siya yung nagsaad ng kilos sa pandiwa. Pangalawa, ang tinatawag nating focus sa layon o goal. Sa Filipino, binabaybay natin ito bilang G-O-L. Ngunit sa wikang Ingles ay binabaybay natin ito ng G-O-A-L. Okay, pero kung itatranslate natin ito ay layon. Kung ang layon ay ang paksa, yung goal ay yung paksa o binibigyang diin sa pangungusap. Natutukoy natin ito bilang focus sa layon o goal. Ito ay sumasagot sa tanong na ano? Diba? Ano yung nangyari? Ano yung goal natin? Ano yung layon? Mayroon tayong dalawang palatandaan dyan. Ang, nang, at ang. Okay. Para sa unang halimbawa, nagluto si Canor ng tinolang manok para kay Bebang. Ibig sabihin, yung goal natin dito is yung tinolang manok sa paraan paano natin marireach or paano natin makakamit yung goal natin na magkaroon ng tinolang manok, nagluto si Canor. O, diba? Okay, next tayo. Number 3, focus sa ganapan o locative. Ito ay
kung ang paksa o simuno ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ibig sabihin, kung saan nangyari yung isang pangyayari, eto yung paksa natin. Dito natin makikita or dito na natin matutukoy kung ano yung paksa natin sa loob ng pangungusap. Okay, sumasagot ito sa tanong na saan? Ibig sabihin, kung saan nangyari yung isang pangyayari, yun ang tinatawag nating ganapan o locative. Anong palatandaan natin dyan? Nandiyan yung salitang sa, dahil ang salitang sa ay sinusundan ng lugar. Ibig sabihin, kung nakita mo na yung sa doon sa loob ng pangungusap, maaaring ang kasunod na nito ay ang locative o ganapan na siya ang ating paksa. Okay. Para sa halimbawa, kinuha ni Macario ang kanyang aso sa palengke. O, tignan nyo yung naka-highlight. Sa, tapos lugar, palengke. Ibig sabihin, ang focus ng ganapan o locative ay nandoon sa pagkatapos ng sa, which is palengke. Ah, ngayon, ano ang pandiwa natin dyan? Yung kinuha. Kinuha ni Macario ang kanyang aso saan? Diba? Yun yung tanong natin kanina. Saan? Doon sa palengke. Oh, gumamit tayo ng palatandaan na sa. Pangalawa, kumaripas ng takbo ang bata patungo sa kanilang bahay. Yung kumaripas ay yun yung tinatawag nating pandiwa. Saan siya nagtungo, di ba? Yun yung question natin. Doon sa kanilang bahay. Okay, pang-apat ang tinatawag nating benepaktibong focus o focus sa tagatanggap. Ibig sabihin, mayroong gumagawa ng kilos sa loob ng pangungusap, ngunit hindi siya yung paksa natin. Ibig sabihin, mayroong tumatanggap, mayroong tagatanggap, mayroong ibang nagbe-benefit doon sa kilos na ginawa ng kumilos. Diba? Okay, sumasagot ito sa tanong na para kanino? Diba? Sino yung magbe-benefit doon sa action na ginawa ng kumilos? Okay, ang palatandaan natin dyan ay para sa. Ito ang palatandaan upang matukoy ang paksa sa loob ng pangungusap. Okay, ano ang halimbawa natin diyan? Ipinagluto ni Aling Bebang ng adobong manok ang kanyang manugang. Kung papansinin natin, walang palatandaan. Ngunit hindi lahat ng pangungusap ay may palatandaan. Kung ating aanalisahin ito ng mas mabuti, ng mas deeper sense, ay makikita natin na mayroong palatandaan na nakatago sa loob ng pangungusap. Okay, tignan ninyo yung ipinagluto. Yan yung pandiwa natin. Ipinagluto. Ibig sabihin, yung ipina ay sinyales na mayroong tatanggap ng action mo. Mayroong tatanggap or magbe-benefit doon sa action ng kumilos, yung taong kumilos. Ibig sabihin, kung babasahin natin, kung aanalisahin natin, ipinagluto ni Aling Bebang ng adobo ang kanyang manugang. Ang tanong, para kanino yung adobo? Doon sa kanyang manugang, ano ang ginamit nating pandiwa? Ipinagluto na kung saan. Ito rin yung ginamit nating palatandaan upang matukoy natin kung para kanino ang adobo, o di ba? Para sa kanyang manugang. Okay, pangalawa, bumili ng prutas ang tatay ni Lorna para sa kanyang kapatid na may sakit. Sa pangalawang halimbawa, meron tayong pantukoy, which is yung para sa. Ito yung palatandaan natin upang matukoy natin yung nagbe-benefit doon sa kilos na iginawa or doon sa kilos na nangyari sa loob ng pangungusap. Sino ang nag-benefit? Ang kapatid ni Lorna. Okay. Panglima, instrumentong focus o focus sa gamit. O kapag sinabi nating gamit o kagamitan, bagay, kasangkapan, o nariyan na yung mga yan. Okay, ang paksa, ang kasangkapan. Ibig sabihin, yung simuno natin or paksa natin, siya mismo yung pinopokus natin, yung binibigyan natin ng focus, which is yung kasangkapan o bagay na ginamit upang maisagawa ang kilos na pandiwa sa loob ng pangungusap. Okay. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng. Okay. Para sa unang halimbawa, ang malinis na damit ni nanay ang ginamit nila sa paglinis ng kotse. Bakit walang clue
O, di ba? Ang tanong, bakit? Nasaan yung sa pamamagitan? Gaya nga ng sabi ko, sa mas nauna pang halimbawa, hindi lahat ay ibinibigay o ibibigay sa pangungusap. Gamitin mo ang higher order thinking skills or mas malalim pa na pag-iisip. Okay, analisahin natin ang mabuti ang halimbawa. Ang malinis na damit, yan yung bagay, yan yung kasangkapan na ginamit natin upang maisagawa ang kilos. Ano yung kilos? Paglinis doon sa kotse. Ibig sabihin, nasagot natin yung tanong na anong ginamit natin? Sa anong pamamagitan? Sa pamamagitan ng damit. Malinis na damit. Okay. Pangalawa, pinatay niya ang ahas sa pamamagitan ng baril. Ano yung ginamit natin? Yung baril. Ano yung nangyari nung ginamit natin yung baril? Pinatay, pagpatay, o diba? Pinatay niya ang ahas sa pamamagitan ng pagbaril. Mayroon tayong paratandaan. Ano yon? Gumamit tayo ng salitang sa pamamagitan ng. Ibig sabihin, yung susunod na salita dito ay siya na ang focus. Siya na yung kasangkapan na hinahanap natin. Ano yon? Baril. Nangyari ang pagpatay, namatay yung ahas dahil binaril. Okay? Okay. Pang-anim, kosatibong focus o sanhi. Kos, sanhi. Ang paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa loob ng pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na bakit? O diba? Bakit nangyari yung pandiwang iyon? Okay. Sa kadahilan ng at dahil sa ang mga palatandaan sa pangungusap na maaari nating makita at maghatid sa atin upang matukoy natin ano yung paksa, ano yung pinupokus natin dito sa pangungusap na ito. Okay, upang mas malinawan pa tayo, dumako tayo sa unang halimbawa. Umiyak si Lolita. Okay, di ba? Umiyak, iyon ang tinatawag nating pandiwa. Tama. Dahil sa pagkawala ng kanyang alagang aso. Ano yung ginamit nating palatandaan? Yung dahil sa. Ang tanong, bakit siya umiyak? Dahil nawala ang kanyang aso. Ibig sabihin, nangyari ang pandiwa. Nakita natin, natukoy natin ang pandiwa dyan dahil gumamit tayo ng palatandaan na dahil sa at sinusundan ito ng dahilan kung bakit nangyari ang pandiwa. Okay, pangalawa, pinalo ng malakas ni Mildred ang kanyang anak sa kadahilan ng nagnakaw ito ng manok sa kapitbahay. Ano yung action o ano yung pandiwa? Pinalo. Ang tanong, bakit siya pinalo? Sa kadahilan ng siya ay nagnakaw ng manok. O, diba? Okay. Pangpito, focus sa direksyon. Nagsasaad ng kilos ng pandiwa ang paksa sa loob ng pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na kanino at tungo saan. Okay, kapag sinabi nating direksyon, malamang ang nasa isip nyo ay lugar, di ba? Okay, dito ka pupunta, doon ka pupunta. Okay. Tandaan lang natin na sa focus ng direksyon, hindi lamang ito sumasagot sa tanong na saan tutungo, di ba? Tungo saan, o di ba? O, kundi maaari din ito tungo kanino. Para kanino, di ba? Saan siya pupunta? Ganon. Okay, mga ganong bagay. Okay, dumako tayo sa halimbawa upang mas maunawaan natin ito. Nilapitan ni Cardo ang aling na mamalimo sa kalye upang bigyan ito ng pagkain. O, di ba? Pansinin nyo, sa kalye, o, di ba? Doon pupunta. Di ba? Kasi lugar yon. Ngunit kung aanalisahin natin, nilapitan ni Cardo. Diba? Sino yung nilapitan niya? Yun yung tanong doon. Kanino siya lalapit? Lalapit siya doon kay aling namamalimos. Hindi doon sa kalye. Ano ang pinapahiwatig ng ganitong pangungusap? Ibig sabihin, kakikitaan natin sa mga iba't ibang pangungusap na maaring nalilito tayo, diba? Nagkakaroon ng misconception kung hindi natin gagamitin ang higher order thinking skills. Dahil kung aanalisahin natin ang pangungusap na nilapitan ni Cardo ang aling namamalimos sa kalye upang bigyan ito ng pagkain, sumasagot ito na sino yung lalapitan niya, which is yun yung aling namamalimos. O, diba? Kanino ang nasagot natin? Okay. Pangalawa, nagpunta si Mayang sa loob ng palengke upang mamili ng pagkain para sa kanyang
pusa. Okay. Nagpunta. Ibig sabihin, ano ang tinatanong nito? Diba? Saan nagpunta? Diba? Saan nagpunta si Mayang? Sasagutin niya ito ng sa loob ng palengke. Ibig sabihin, ano yung hinahanap natin? Yung lugar. Saan siya nagtungo? Diba? Tungo saan? Doon sa loob ng palengke. Okay. Malinaw? Okay. Bilang paglalahat, okay, tandaan natin doon sa focus sa aktor. Okay. Ang aktor, ang tao, siya mismo ang gumagawa ng kilos, wala ng iba. Ibig sabihin, siya ang paksa. Sino? Siya ang paksa. Ano ang palatandaan natin? Si. Okay. Pangalawa, focus sa layon. Ano yung layon mo? Diba? Sumasagot ito sa tanong na ano? Okay. Pangatlo, focus sa ganapan. Saan? Kung ang lugar ay natukoy, doon ang focus. Diba? Focus sa ganapan o locative, sumasagot ito sa lugar. Saan nangyari? Ibig sabihin, nandoon ang focus. Okay. Pang-apat, benepaktibong focus. Sino ang tatanggap ng kilos na isinaad doon sa pangungusap? O, diba? Ibig sabihin, siya ang benepaktibong focus dahil nangyari ang kilos para sa kanya. Ang tanong, para kanino? Para kay Chucho. Okay. Next, number 5, instrumentong focus o focus sa kagamitan. Tandaan lang natin, mayroong bagay na ginagamit dito upang maisagawa ang pandiwa sa pamamagitan ng ang ginagamit natin upang matukoy natin ito. Pero kung minsan hindi natin ginagamitin ng sa pamamagitan ng, intindihin natin ng mabuti ang kung ano ang nasa pangungusap at matutukoy natin kung ano yung bagay na ginamit upang maisagawa ang pandiwa. Magaling. Okay. Pang-anim, kosatibong focus o sanhi. Ano yung dahilan bakit nangyari iyong pandiwa? Ibig sabihin, nangyayari ang pandiwa sa loob ng pangungusap. Mayroong pandiwa doon sa loob ng pangungusap dahil may dahilan. Ano ang palatandaan natin sa kadahilan ng ano pa? Dahil sa. Ibig sabihin, kung hindi natin kukwestiyonin na bakit, ibig sabihin, wala rin sanang pandiwa. Okay, pang-pito, focus sa direksyon. Tandaan natin na ang direksyon ay hindi lamang ito tutungo sa lugar. Maaring magtungo rin ito sa isang tao. O, diba? Kaya nga, tandaan natin, ang mga salita sa loob ng pangungusap ay mayroong sari-sariling gampanin. Ibig sabihin, minsan nagbabago ang literal na meaning nito sa loob ng pangungusap kapag ginamit na. Okay, dahil nagkaroon na tayo ng generalization, ay dumako tayo sa ating evaluation. Okay, sa pagsusulit, mayroon tayong panuto. Tukuyin kung anong uri ng focus sa pandiwa ang ginamit or nakasaad dyan sa pangungusap. Focus sa tagaganap, focus sa layon, focus sa ganapan, focus sa tagatanggap, focus sa sanhi, focus sa kagamitan, at focus sa direksyon. Yun ang isusulat natin bawat tanong. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ang aking pagsusulit na inihanda. Okay, dahil tapos na ang inyong 10 minuto, ay narito naman ang sagot upang ma-verify ninyo kung tama ba ang inyong mga ipinagsasagot sa inyong sagutang papel. Okay, doon na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Okay, natapos na nating talakayin ang focus ng pandiwa. Ngunit kung meron pa rin kayong hindi nauunawaan o nalilito pa rin kayo kung paano tukuyin ang mga focus na pandiwa na ating tinalakay, ay maaari kayong mag-leave ng comment dyan sa ating comment section at akin itong sasagutin kung akin nang nakita. Okay, maaari din kayong mag-suggest ng topic patungkol sa ating wika upang mapaghandaan natin ito at mahimay-himay natin ito upang talakayin ng masinsinan. Huwag mong kakalimutang i-hit ang notification bell, mag-subscribe at i-share ang balitang ito upang mapalaganap pa natin ang pagpapayabong sa ating sariling wika. Hanggang dito na lang, paalam!